morning mga kabraut. Isang pinagpalang araw at isang panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. Wala tayong magawa, so magluluto tayo ng ginisang malunggay na may bibi. Ayan. Itong menu natin ngayon tanghali. So prepare ko na yung mga gagamitin at maya-maya magluluto tayo ng ulam sa pananghalian. Samahan nyo ako mga guys. So ayan mga guys, bali ginahayat ko na yung mga Ricardo natin at para nakaprepare na siya. So binababad ko muna yung bibi natin at medyo na frozen. Nilaga na nga pala to. So proceed na tayo at umpisa na natin magluto ng ginisang malunggay with bibi. Ayan. Haluan ko to ng dalawang pirasong okra at meron akong makukuha dun sa taniman natin. Ayan mga katropa pips, maglagay muna tayo ng mantika at mag-umpisa na tayong mag-isa. Salang na natin ang bawang at, para makapag-isa na tayo. Ayan. Mabango ang bawang natin. Ayan, isunod natin yung luya. Ayan, luya, pampalis ng lansa ba? Kasi minsan may malansa yung bibi natin. Ayan, sunod natin yung sibuyas mga kaburaot at para makumpleto na yung gisa-gisa natin. Ayan, bango. Ito masarap sa gigisa eh, bango. Tapos isusunod na natin tong bibi natin. Ayan. Ano na to? Pre-cook na to. Nalaga na to eh. Para mas madaling maluto. Ayan. Halu-haluin lang natin. Para solve na tayo. Tapos budbura natin ng tak-tak-tak magic sarap mga kaburaot. Ayan. Para lalong sumarap yung luto natin. Tapos lagyan natin ng konting garlic flakes. Pampalasa pa rin ito para umangat yung lasa ng bawang. Patuloy nating haluin mga kaburaot para at lagyan natin ng konting tubig para sumipsik yung lasa sa bibi natin. Tayo natin kumulo at huwag natin kalimutan mga kaburaot, konting toyo lang yan. Dagdag lasa rin yan. Tapos antayin natin, ayan, patuloy siyang kumukulo. At prepare na natin, lagay na natin yung malunggay. Pinaka masarap at healthy malunggay. Haluin ulit natin ng konti at ng maluto yung nasa ibabaw na malunggay. Yung dalawang pirasong okra galing sa taniman natin. Dadayatin ko lang at ihalo natin dito sa ginisang malunggay with bibi. Yes. Oops! Eto na, tang-tang-tang, yan, dalawang pirasong okra, yan, halo siya dyan, pampalapot ng sabaw yung katas ng okra, ayan, healthy din yan, fiber, dagdag sa healthy foods natin, ayan, budbud na natin yung konting sili para may konting kagat, para mas ganahan tayong kumain, ayan.
Ayan, mga kaburaot, finish na ang inang isang menu sa tanghalian natin. Ayan, mga kaburaot, bali ito na yung finish sa naluto natin. Masarap na malunggay with bibi. Susunod natin ngayon yung bali ito, binabad ko na homemade tocino. Ayan, dagdagan natin yung gulay ng konting protein. Ayan, sana natin mga kaburaot. Ayan, bali masarap na to kasi bali dalawang araw na itong kababad eh. So, ganun ang tocino eh. Habang tumatagal siya sa pagbabad, lalong nanunuot at sumasarap din yung lasa. Ayan, bali tatakpan natin para mas maluto siya na maigi. Ayan, medyo okay-okay na. So, babalik na rin natin to mga kaburaot para maluto yung sa kabilang banda ng ano, karne. Ayan, okay. Babalik ka rin lang natin siya para maluto naman yung sa kabila. Ganda na ng kulay. Yummy! So ayan mga kaburaot, bali yari na tayo at tapos na itong malutong homemade tocino natin. At ayan, malapit na rin mag alas 12. Kung mapapansin nyo nga pala, konti lang yung niluluto ko lagi. At tatlo lang naman kasi kami sa bahay, so saktong-sakto lang ito. So ayan, homemade tocino with malunggay na may sili at bibi at konting okra. Guys, yari na tayo at thank you sa panonood. God bless!